Ayan, welcome back to my channel. Ngayon naman ay gagawa tayo ngayon ng lumpiang sariwa. At ang gagamitin ko ay ubod ng nyok. Kung syempre, swak na swak po itong gawing pangnegosyo. And syempre, gagawa muna po tayo ng lumpia wrapper. So, ang kailangan lang natin dito ay 1/4 cup ng flour, 1/4 cup ng cornstarch or gawgaw, 2 tablespoon ng white sugar, and 1 teaspoon ng salt or asin. Combine din natin lahat ng ating wet ingredients. So, gagamit po ako dito ng 3 jumbo egg. And then, 1 cup ng water. And then, 2 tablespoon ng oil or mantika. So, mix-mix lang po natin ito. So, kung gagamit po kayo ng large na egg ay 4 na piraso po ang gamitin. Okay? At kung gagamit naman kayo ng medium ay siguro mga 5 piraso. Okay, combine naman natin ngayon ang dry and wet ingredients. Okay, so ngayon naman po ay iluluto na po natin ito sa mahinang apoy lang. So mahina lang po, scatter lang natin ito ng ganito. So ayan, dapat po ganyan ang inyong lumpia wrapper. Hindi po siya dapat napupunit, okay? So ayan, so lalagyan natin ito ng tanda. Gawin lang natin ito hanggang sa maubos yung mixture natin. So ayan, tabi muna natin. Ngayon naman ay igigisa na po natin ang ating filling or yung lumpia filling natin. So mantika lang ito, bawang at sibuyas. Gisa lang natin ito ng bahagyan. And then maglalagay na po ako ng giniling na manok. So, and syempre, pwede rin kayong gumamit dito ng giniling na baboy kung anong gusto niyo isahog. So manok po yung ginamit ko. And then maglalagay din po ako dito ng mga kahit mga 1/4 cup ng hipon. Yan. Binalatan ko lang at hiniwa-hiwa yung hipon. And, 1 teaspoon ng pamintang durog. And then 1 teaspoon ng patis or fish sauce. So iluto lang natin ito. Gisa lang natin ito. And then kapag luto na nga po yung pansahog natin, ilalagay ko na po dito ang ubod ng nyog. So na yung nabili ko pong ubod ng nyog ay buo pa po siya. Ako na lang po ang naghiwa. So, pero usually kasi may nabibiling ganito, medyo maninipis, maliliit po yung pagkahiwa niya. Pero ito, so kasi medyo crunchy kapag kinagat. Actually, pwede itong kainin kahit hilaw. Favorite po itong papakain. So, since lumpiang sariwa po yung ating lulutuin ay syempre, hindi ko naman ito lulutuin masyado yung ubod natin, no? So, igigisa ko lang po ito ng bahagya. So, yan, ganyang gisa-gisa lang. Siguro mga 3 minutes or mga 2 to 3 minutes pwede na po. Pwede na ito. And then para po sa ating sauce, gagamit lang ako ng 1/4 cup ng cornstarch, 1/2 cup ng brown sugar, 1 cup ng tubig, and then 1/2 cup ng soy sauce. So haluin lang natin ito. Hanggang sa ma-dissolve po yung cornstarch natin at asukal. So and then iluluto na po natin ito. Maglalagay lang ako ng pamintang durog at oyster sauce. 1 teaspoon ng oyster sauce pwede na. And then, 2 kutsara ng peanut butter. So, ginamit ko po usual na peanut butter lang. Pwede rin kayong maglagay dito ng giniling na mani kung wala kayong peanut butter. May nabibili po sa palengke na giniling na mani. Usually, wala po siyang tamis. Yung mga giniling na mani. And then, mga 2 tablespoon ng evaporated milk. So, ayan. So, pakuluin lang po natin ito. And then, kapag ganito na nga po ang consistency niya, ay pwede na natin ilagay ang dinikdik na bawang. Mga 30 seconds niyo pong iluto ito. Pwede niyo na pong hanguin. Pwede na yan. Hindi naman kailangang maluto yung bawang. So, ayan. Pwede na ito. So, ito na nga po. Magbabalot na tayo ng ating lumpiang sariwa. So, ito na po yung ating lumpia wrapper. Gagamit lang ako dito ng lettuce. So, kung gagawin nyo po itong pangnegosyo, eh, huwag nyo naman po masyadong damihan yung pagkakalagay nyo po dahil mahirap hanapin ang ubod ng nyog. Pero, pwede po kayong gumamit ng gulay. O, carrots, repolyo, bagyo beans, mga ganun, singkamas. Instead of ubod ng nyog. Okay. So, yan na nga po. Nabalot na nga po natin lahat. So, ilalagay na po natin yung ating sauce sa ibabaw. O, ayan. So, may pangnegosyong
lumpiang sariwa na po kayo. Sobrang sarap po nito, mga kasosyo. Try nyo na rin pong gumawa nito. Tikman nyo po at sobrang sarap po talaga. Kung magtatanong po kayo kung mga magkano ang per order po nito, ay nasa 50 to 65 pesos po kada piraso ang lumpiang ubod. So, ayan na. So, medyo malaki-laki rin po ang kitaan dito. So, ayan muna mga kasosyo. Maraming salamat sa panonood po sa aking mga videos. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ay mag-subscribe ka na. At pakihit na rin ng notification bell para updated ka sa mga susunod ko pang pang-negosyong recipe na gagawin. Thank you for watching. Bye!